So hello guys and good morning. So eto guys, may isang setup na naman kami na bubuuhin guys, no, katulad ng dati nung na-ship ko. So ngayon guys, papunta itong Bohol, no, para sa kanila kay Sir Kaloy. Gagamitin to sa church daw nila, no. Dito lang alam kung ba't ganon. Ang gusto nilang i-order is Sherwin Vega CV yung na-ship ko dati. Well, sabi nila indoor-outdoor daw sa mga setup nila, kung may mga nila sa mga meeting or sa church, baka sa siguro mga dalaw-dalaw gano'n, no, sa simbahan kasi ito gagamitin guys. So yung setup guys is 4x4, no, apat na sub, apat na mid-high, and then yung mid-high nga lang di pinapagawa, gusto niya kasi yung ready-made na, no, ready to use na ng mga plastic. Yung bala ko kasi kunin doon Kevlar, pero pagpipilian. Pero ngayon, as of now guys, papunta kaming KK kasi kukunin namin yung mixer, EQ, crossover, P5 ba? Ay, hindi P5, iba kasi wala stock na yun sa P5, no? Ano? Sa ibang tindahan ko kukunin yun. Pero kukuha kami ng C50 ngayon. At saka apat na Wabco speakers guys, no? Yung sa pagkakalam ko, si Wabco ngayon nasa mga 7,600, yung C50 is 10,800, at saka yung mixer 12,500, 4,200 yata yung EQ, saka crossover 28 yata, 2850 yung crossover, active crossover, no? Saka yun lang muna kasi yun pa yung budget eh, kasi naisabaw yung ano, kasi si father yung budget sa GCash, tapos pinadala na ko sa Temlulier. So eto, unahin ko na lang muna sa may Kiki para hindi ako pa balik-balik, medyo malayo kasi sa Kiki. So yun lang muna guys, at saka ay dadaan pa pala kami ng silang training doon na may kukuha ng stick cord at saka yung sa cable, audio cable. So video na lang ako mamaya guys during sa testing ng mga item. Sensals Kiki P5000. Una dito lang kami nagbayad sa main, no, pero yung mga item andun pala daw sa bagong store nila, sa showroom nila, doon namin kukunin guys. Okay, dito na tayo guys, no, ito pala yung bagong showroom nila. Kaya right, ito na guys, no, yung apat na Wabco speakers, saka yung EQ, crossover, power controller, kulang nito yung mixer at saka C50. Ito yung testing na guys. Lalagyan na ng seal guys, warranty seal. Alright.
Check 1, 2, testing. Testing. Mic check 1, 2. Hey, test 1, 2. Asa mo? Hey, check. Check 1, 2. Ano ka ba ito? Ito guys, naibili na namin, oh. Mixer P5000S ng KKE, C850 ng KKE, ito crossover, power controller, EQ, tsaka apat na WAPCO speakers. So baka bukas na namin kunin yung iba na ito guys, kapag napadala na nila Sir Kaloy yung budget sa additional na ito. So hello guys, nanggaling kami sa setup guys. So ngayon, continue kami sa vlog na bibilhin guys. So ngayon, papunta na kaming JBS Audio guys, no, para kunin yung apat na speakers. Andun rin yung Royal cord, tsaka ano pa ba, yung mga XLR cables guys. So yun yung bibili namin ngayon sa JBS Audio. So bigyan na lang ako mamaya guys during sa pagtesting ng apat na ZLX yata or Wave, yun yung pinagpipilian. Pero pakikinggan ko na muna yung kung ano yung alin yung mas maganda sa pandinig ko mamaya doon, no? So video ka na lang mamaya. Yes, dito na, oh. So busy pa. So tingin-tingin na lang muna kami dito ni Sir Lar. Yan Sir Lar, oh, lang magawa sa buhay, oh. Ayun guys, oh. Yan Wave 12. This is DJ Mark, Singapore Remix. Alright. Wave 12. Nice. Yes, the green set of Pipaya na ka-drive. And ito na yung ZLX guys. Wave 12 kanina, ito ZLX 12 to. Ito yung likod niya. So, 700 watts yung rating. Gamay mo, diferensya. Ikatong bandra, ikatong... Kapal yung mid niya. Matining pa yung Twitter. Alright. Okay guys, eto na yung 4 pieces Kevlar ZLX guys, no? Ito yung logo ng Paru-Paru G daw guys, no? Ayan, sa labas. Okay naman, same lang. Larry G. Yes, okay, dito na yung nakarga na speaker namin. Alright. Okay, yan na guys, no? Kanarga na namin. So, uwi muna kami. Okay, ito yung boxes, no? Yung door case. Ganda. Okay, iti-testing yung pag-assemble sa kanya, no? Ano yung forma niya, guys, no?
Para siyang butterfly case. Ah, binubuksan na 'yan, no? Ayan, mixer on top. Saka two sides table, no? Ayan, may mga legume cover niya para pag kabit sa gilid. Ayan, may mesa. Ayan. Ito na yung forma niya. Alright. Oh, ayan guys, no? O, dadalhin ko na to sa bahay. Kasi ito, nakuha ko na rin pati yung edge mounters, no? Ito yung magkakabit sa amplifiers at saka mga processor at yung mixer. Okay, so ito, nakakarga na yung torque case, guys. So, uuwi na muna ako. Ayan, dito na ako sa bahay, guys. So, bubuksan ko na to at una kong ikakabit na ito yung mixer, no? Ayan, mixer, tsaka ito, power controller, equalizer, tsaka ano pa ba? Ito, active crossover, tsaka syempre yung P5000S na mid-high amp at tsaka sub-amp na CA50, no? So, kabit ko na lang muna, guys. Ito, unahin ko yung mixer. Ito, guys, no? Ito yung ikakabit ko. Ito. Sa gilid nito para ma-mount siya dito sa torque case, no? So, kabit ko na lang muna ito. Okay, so ito may nakita ko sa loob ng box. Ito mas mahaba siguro to, guys, no? Kaysa sa nakakabit dito. So, buti na lang nakita ko, no? Meron pa lang ganito. May stock siyang mahaba para sa pagkakabit niyan. Siyempre, medyo lalapad to. Ayan. Para maabot niya talaga yung thread. Ayan, ito yung pinagkaiba, guys. Oh. Mas mahaba to. Ayan, compared dito. So, itong maikse, ito yung stock dito. So, yan yung ipapalit natin para makabit na natin yan. Ayan, nakabit na, guys. No? Nice. So, baliktarin ko na lang para sa kabila naman para dito sa isa. Ayan, tapos na rin dito sa kabila. So, oras na para ikabit ko siya dito, guys. Okay, ito guys, at na-mount ko na rin. Dalawa lang yung kinabit. Sobrang sikip kasi, di ko maano yun. Parang sumasaya dito. Pero baka luluwang rin to sa matagal na gamit, guys. No? As of now, kasi bagong-bago pa. So, kaya sobrang sikip. Pero at least na-mount ko na dito yung mga cage mounts. So, ngayon naman guys, siga ko na lang muna para may kabit ko na yung mga amplifiers at processor dito sa baba para mas madali natin iusog-usog kasi mahirap magkabit ng nakatayo. Ayan to, unahin ko sa CA50 kaso ang bigat, so ikakabit pa pala to. So kabit ko nilang muna to, guys, dito sa gilid niya para may hawakan. Okay, ayan, at naikabit ko na, guys, so pwede na natin siyang buhatin. Ayan, naikabit ko na, guys, no, medyo mahirap dukutin dito kasi masikip eh. Okay na kabit ko na rin yung mga cage mount niya. Yan, hindi na nauusog yung ano. Hindi na delikadong malaglag si CA50. So, susunod ko naman si P5 ngayon dito, guys. Okay, guys. So, ngayon si P5 na naman yung ilalagay natin dyan. No? Okay, ganito nga pala, guys. No? Kasi kung nakatayo yan, medyo mahirap. Kaya pinapakita ko ganito, nakahiga, mas madali. Tsaka, yan. Ano na lang natin, no? Yung, yan, ano natin sa butas. Yan, i-align natin para lagay na lang natin ang marking sa gilid kung saan tayo maglalagay ng cage mount para alam natin na si, eto, tama na to yung location niya, no? So, yan, lalagay ko lang ng marking sa gilid. Tapos, eto, usog natin sa itaas ng konti kasi nalagyan ko na ng marking. Lalagay na natin yung cage mount. Okay, yan, nalagyan ko na. So, balik na lang natin to siya ulit dito sa baba. So, yan, guys, naka-align na, no? So, lagyan ko na to ng bolt, no? Para hawakan na siya ng bolt na makawala si P5. Ayun, nakakabit na, guys, no? So, ganun lang rin yung gagawin ko sa mga processor niya, guys, no? Yung EQ at saka active crossover and then yung power controller. Kakabit ko dito sa may taas. Okay, so ayan, guys, no? Nakakabit na yung power controller, EQ at saka active crossover. So, papatayo ko na to, guys. Okay, so, kabit ko na yung mga link niya na XLR, guys, no? Yan, dyan sa likod. Lagyan ko na muna ng connection. Ito na yung mga link. Yan. Ayun, rockstone yata yung mga connector na ito. Tsaka, ano, kung trans ba to or
Check nga natin kung ano. Ah, yun, Roxton rin pala, no? Nabaliktad. Yun, Roxton din yung mga cable, tsaka Roxton yung connectors. So, kabit ko na lang muna, guys. So, ito guys, no, nakabit na yung mga link. So, ngayon, ikakabit ko na lang rin tong mga power cables ng mixer, guys, no? EQ at saka cross-active crossover. So, ganun yung setup, no? From mixer to equalizer to active crossover, then amplifiers. Ganun lang. Basic. Okay, so yun, na-connect ko na yung mga connection, guys, pati yung mga power, ha? Pero ito guys, ito, sinaksak ko lang muna dito yung mga amp. Pero hindi advisable yan guys ha. So for testing lang to. Kasi check na mamaya, papakita ko kayo na kay Sir Caloy yung nabili nila. Kasi andito sila ngayon eh, from Bohol. Galing pa sila sa Bohol, pero andito sila ngayon sa Cebu City. So paparinig ko sa kanila yung sounds. Pero wala pang sub. Okay, right. Ito sinetap ko na guys no. Para ready na i-testing namin ito mamaya pag andito na sila Sir Caloy, pag dumating na sila dito sa akin. Kunin ko na lang muna yung mga passive speakers kasi ito yung i-testing ngayon. Ayan, ito dumating na rin yung Royal Cord, no? Speaker wire. Okay, so ito guys, no? Ito na yung tatlong speaker, no? Doon na yung Sky Melvin yung isa, so ito na yung dadali namin para ikabit na ito sa mga CV box doon. Okay, ito guys, no? Ito na yung box. Dito na namin ikakabit yung mga speakers na dala namin. Okay, ito. Kakabit pa kami ng speak on, guys, no? Okay, binubutasan pa yung sa likod niya, no? Right, ito na yung Wabco 1200, guys, no? Kakabit na namin dito. So, kinakabit na yung speaker, oh. Ganito kahaba yung ano niya, oh, pang tinat ba to? Ayan. Wiring na yung speakphone guys for parallel connection. Ayan, guys, lalagyan na ng takip. Ayan, so lalagyan na yan ng screw guys. Ito, tapos na yung dalawa guys. Ayan, ito yung pangatlo tsaka panghuli na yung iskaapat. Ayan, tapos na yung tatlo guys. Ito na yung panghuli, yung kaapat. Alright, so complete na guys no? So ngayon, tinitesting na guys no? Ayan, connection na dun. Alright. So, sa mga ganito guys, di possible din natin maririnig no kasi kung ordinary lang na speaker ng cellphone, baka di niya kaya i-produce yung low frequency. Pero tumutunog yan sa ngayon. Okay, ito guys, so naikarga na namin yung apat. So, uwi na kami nito. Alright guys, so ito, well, ginabi na kami ni Sir Lar. So, ito, kain muna kami dito na Sir Lar. Alright. Dito na kami sa bahay guys. So it's time to katay na this speaker wire no. Para habang di pa ako natutulog eh gawin ko muna to. Guys, magti 12 AM na ngayon. Ito yung ganito yung tripping namin yun ni Sir Lar oh. Kami lang yung gising dito. Ito yung tripping namin guys. And this is Sir Lar. This is same language na gabi na ito. Ito guys, oh, nabot ako ng madaling araw na ito. Assemble ng speak on ito. Ayan, tapusin ko lang ito. Ito guys, ito. Inabot ako ng 2 AM na. So, ayan, matutulog na ako at natapos na rin ito. Hello guys and good morning. So, ito na yung, no. CV pala to guys no. So medyo maulan kasi ewan ko kung paano namin i-ship to ngayon no. Maulan eh. So ayan guys, try namin i-testing to no. Sound check muna kasi hindi pa namin na-testing to gamit yung mga speaker wires no na bagong gawa ko ninang madaling araw. So testing namin tapos try namin kuna ng blue bleeding ngayon. No?
Try namin ipatong yung mga mid-high ngayon. Yan, yung Kevlar. Alright. So, ito yung panghuli, guys, no? Yan. 4x4 kasi ito, guys, no? 4 subs at saka 4 mid-high. So, ito. Lagyan ko na ng link, guys, no? Saka dito rin. Yan, lagyan ko na ng link. Okay, rest, guys. Ito, nilagyan ko na ng nag-wiring na ako ng speaker wire niya, no? Ganun din dito sa abila. Yan, para may testing na rin namin ito lahat. Okay, guys, mamaya-maya te-testing na namin ito, guys, no? Kasi as of now, delikado pa kami testing kasi mga 9 AM pa ngayon, no? So, testing namin ito mamaya. Okay, ito, guys, nakuha ko na yung bilo bleeding, guys, no? So, yung ano na lang yung kulang yan dun sa mga peer port na permit, no? So, te-testing ko na muna ito ngayon tsaka babalutin na namin ng stretch wrap to. Okay, inuna na namin ito dito, guys, no? Ayan. May connect yung mid-high tsaka yung sub connected na. Ayan, so para mapag-testing na tayo ngayon, guys, no? So, kaya tagal-tagal nang inantay na ito. Mga 20 days yata. So, napag-testing rin. Ayan. So, ito yung silbi ng power controller, guys. Naka-sequence na, guys, no? Pero huwag nyo akong gagayahin, guys. Dito naka-connect si A50 at saka dito naman si ano yan? P5000S, no? So, ito, naka-sequence to yung una. Yan yung mixer. Alright. Tapos, next is yung EQ. Yan, naka-ilaw na yung EQ, guys, no? Naka-ilaw na yan. Then, active crossover. Ayun. Umilaw. So, next is P5000S. Ayan, umilaw si P5000S. Ayan, nag-click na yung, ano niya, ang tawag niyan. Yung kalimutan ko yung tawag nun, relay niya, relay, guys. So ngayon si ano naman, si A50, so ano, kailaw na. So ganun, guys, no, yung purpose nito. Pero wag niyong gayahin yan, guys, ha. Sinaksak yan, pero sa akin lang, for testing lang din naman ako maabot ng ilang oras dito, so okay lang na subok ko na yung ganyan, guys. Wala naman akong problema so far, but not really recommended na saksak natin dito, guys, no, kasi baka tunawin yung connection niya sa loob. So hanap na lang muna ako ng audio para makapag-testing tayo ng sounds dito. Ito, guys, leche. Kaya pala may parang umaalog-alog sa loob, guys, no. Tinanggal pa naman yung speaker. Ito yung salary, no. May sumobra pa yung screw na bolt or sa pang T-nut ba to, no? So kabit na lang namin to ulit, guys. So ayun, working na ulit yung sub, guys, no. Medyo nahirapan kami doon ng konti. So, testing na tayo ng audio. Hey. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. And I break your heart, move to the city and I broke down going. 4 years no girls, now you're looking pretty and all good. So hey, pull me closer in the backseat of your Rover. Yung mid high, guys. Ano yung sub? That's what I like. That's what I like. To love.
shoes. Basta na Bizarres Idol. Ay, butterfly. Lari, ay, butterfly. Parki, papa, paru, parki. Parki, papa, paru, parki. Okay na to for shipping, guys. Tingnan guys, testing natin yung mic kung wala bang problema do sa mic. Pero na-testing na to dati na tagabi ni ano nung nandito sa Circle Loy, guys. Pero te-testing ko ulit, no. Hey. Check 1 2 test. Testing, man. Check. Lagyan natin ng effects. Ay, teka lang. Check 1 2. Hey, test 1 2. Testing, man. Check. Testing, mic check, 1, 2. Hey, test. Nagyan natin ng effects. Check, 1, 2. Hey, check, 1, 2. Hey, testing, mic check. Check, 1, 2. So, okay ang mic, guys. Inaibon ko lupa, sumabay sa okay na guys, babalutin na namin ni Sir Lico, guys, no, para ship na namin to sa Bohol para kay Sir Caloy. Okay, ito guys, lagay ko na dito yung mga manual, no, para ligpit na namin ng mga to. Yun. So ito na yung una namin babalutin, guys, yung door case. Yan, so siniksik na yung mga speaker wire dito, guys, no, para maitago na namin. Eh may ano na rin, masama na rin kasi walang box eh. Walang box to sa wire, so siksik na lang namin dito sa Kevlar. No? Ito yung una, guys, na yung torque. So nalagyan na namin ng stretch strap yan, guys, no. Para safety sa ulan to at alikabok. Ito na yung susunod na ka-clean wrap, stretch strap pala, guys, no. Hanggang sa i-stretch strap na namin to lahat, guys, no. Ito yung CB na naman yung pinap namin. Alright, ito na yung panghuling box, guys, oh. Naikarga na namin yung tatlo dito. Dito sa loob, yung mga Kevlar at yung torque, andito na rin sa APB. Alright, ito guys, naikarga na namin yung apat, no. So punta namin sa pier pagkatapos namin maitrapal to. Kaya, sige, trapalan mo na, sailor. Ayos, ha. Okay, dito na kami sa pier, guys. Kuha na muna ako ng mga permit dito. Ito na yung mga papeles namin. Ready na yung papeles, guys. So, after dito sa CB Port Authority na permit, kuha kami ng single entry pass doon para makapasok kami dun sa mismong pier na talaga. Okay, ito balik namin sa sasakyan, guys. So medyo padilim na, no. Nakuha na namin yung mga permit namin. Dito na kami, guys, no. So Light Ferry 19 yung hahanapin namin na barko. Alright, yan na, nakita. Yan na yung Light Ferry 19, guys, no. So punta na tayo na. Yan na yun. Walang hiyang, sir, lato. Yun pala, guys, yun pala yung sa susunod. Yung 19, ito 15 pala to, guys, no. Papunta kasi itong Tagbilaran sa amin sa Bohol, guys. Okay, dito na kami, guys. Ayan na yung Light Ferry 19.
So hanapin na ni Sir Lar yung checker para malaman namin kung saan namin ibababa itong mga gamit. Andun sa kabila yung ibang mga gamit. Okay guys, lipat pala kami dito sa Light Ferry 17 guys, no? Kasi pinagpalit na yung 19 at 17 eh. So sa Light Ferry 17 kami magkakarga. Yan, ilagrayan na kami ng tarima, dalawa guys, no? So hindi kasha isa sa amin. Alright, yan guys, so the drop na namin guys, no? Yan guys, dandaan na namin pinipwesto, no? Para safety to dumating dun, hindi yung pagiwang-giwang. Kaya guys, ready na. So, tibayan na lang namin, no? Lagyan namin ng clean wrap at saka tape, no? Para hindi siya basa-basa delikado malaglag. Yan guys, di bali na maubos yung stretch wrap natin. Dumating lang ng safety dun yung shipment natin, no? Tsaka lalagyan pa namin ng tape yan. Yan, nice. At natapos na rin kami guys, no? So, pwede na namin iwan to dito. So, till here guys, thank you for watching and God bless everyone.